kakaiba. Oh, hindi kakaiba. Hindi kakaiba. Pero medyo special sa aming mga kapatid at pamilya ko kasi ang gagawin ko ngayon ay ang gagawin namin ngayon ay magpaparenovate kami ng bahay. So, yung bahay ko kasi na yon na nabili ko nung una kong biyahe papuntang Korea, is nabili ko yon first biyahe ko. Maliit lang siya, tsaka hindi naman talaga maganda. Ang importante lang kasi sa akin ay yung may matirhan yung mga kapatid ko, nanay ko. Yung importante yung din sila na umupahan ng bahay kasi pag meron kang buwan-buwan na iniintindi, yun ang medyo ano eh, mabigat eh. Buwan-buwan mo pang iintindihin yung pambayad sa bahay, pag umuupa ka, pati kuryente, tubig, lahat iintindihin mo. At least man lang dun sa buwan-buwan na babayaran nila na hindi na sila umuupa, eh malaking bagay na yun para sa amin, lalo sa akin din. Kasi, kumbaga, less padala na, na hindi na sila nagbabayad ng ano, ng upa ng bahay. So, maliit lang talaga yung bahay na nabili ko. Hindi pa siya gawa, hindi pa maayos, as in, wala pa talaga. Meron lang siyang bubong, lapag, lapag dingding, at saka kumpleto naman, kumbaga. Kung tutusin is kumpleto naman siya. May kuryente na siya, may CR. Nga lang, CR na may kaliit lang talaga, kapiranggot. So, yung meron din siyang taas, pero kahoy lang siya. Doon natutulog yung kapatid ko at saka yung mga pamangking ko sa taas at yung hipag ko. Inaay ko naman, ayaw niya doon kasi nga masikip. Doon siya sa baba, at least doon sa baba, bandang sala, naglalatag lang siya doon ng kanyang foam. Doon siya natutulog at pag yung mga kapatid ko rin naman, ayaw nila sa taas, minsan kasi mainit, doon sila lahat kasama-sama. So, ang pinoproblema lang namin lagi, pagka yung, ano, ganun nga, pag umuulan, bumabaha, lalo sa may kawayan, Bulacan, bahain talaga, lalo doon sa lugar namin. Konting ulan lang, bumabaha, lalo na pag bumabagyo, baha agad. So, kahit medyo mataas yung dead-in na lugar namin, kasi dead-in kami, mataas, kumbaga, kahit paano. Pagka tumaas na rin yung tubig sa daan, inaabot na rin kami. Kaya yun din yung lagi kong iniintindi sa kanila. Tapos minsan pumapasok din yung ulan sa loob dahil nga umaangli. Dahil hindi pa nga siya buo. Wala pang masyadong, ano, hindi pa buo talaga yung pader niya kumbaga. Pero may mga abang na siyang mga poste, ganyan. Meron na siyang abang. At, yun nga, at least naman, disclaimer na lang, kapag ipita-kita ko sa inyo yung bahay namin dati, na talaga namang hindi maayos, kumbaga. Although, kahit na naman na hindi siya ganun, hindi talaga na siya maganda, at medyo iba na talaga, kaya kailangan na namin siyang iparenovate. Maliit na bahay lang. So, kaya nga ako nandito. Kaya ako nandito sa Korea. Alang-alang din sa pamilya ko, hindi lang para sa sarili ko eh. Kasi tayo naman eh, tuwing nag-a-abroad eh, laging iniisip natin puro sa pamilya. Bakit pa nga ba tayo mag-a-abroad? Siyempre sa pamilya natin. Diba? Diba mga ka-survivor? Kasi kung sarili lang din natin iisipin natin eh, minsan sa Pilipinas lang nakaka-survive naman tayo eh. Eh, syempre, isa na rin ang point natin bakit tayo nag-abroad ay dahil din sa pamilya natin. So, at least naman din yung bahay namin na yon, kahit na gano'n ang itsura nun, mahal namin yung bahay na yon. Mahal talaga namin bakit? Kasi ilang bagyo nang dumaan, ilang unos na ang dumaan, inabutan din siya ng napakalakas na bagyo na Yolanda, Undoy, talagang kahit ganun yung itsura niya, niyakap niya kaming lahat doon. So, kumbaga, panahon na rin para maisaayos na siya. At panahon na rin para hindi na rin ako kakabakaba na pagka yung may bagyo at uulan at babaha,
iniisip ko lagi yung, naku, gayto sila mama, bahana naman. Naku, yung mga kapatid ko, pamangkin ko, paano, bahana naman. Eh, pag tumaas lang baha, doon sila magsisiksikan sa isang maliit lang na kwarto. So, ang vlog ko ngayon ay ipaparenovate namin yung bahay namin. Kaya samahan nyo kami. Samahan nyo po ako, mga ka-survivor, sa aming munting journey, sa aming pagpaparenovate ng aming bahay. Disclaimer lang po, papakita ko talaga sa inyo kung ano itsura ng bahay namin. Before and after. Kahit naman hindi siya masyadong magawa, ang mahalaga sa akin ay matambakan at mataas yung floor niya at malagyan na siya lahat ng poste para pag bumaha, hindi siya pasukin na ng tubig. Hindi agad papasukin ng tubig. So, tara, samahan niyo po ako sa aming munting journey ng pag-renovate ng aming bahay. Let's go! So, ayan po yung CR namin. Diba? Ang gulo niya at ang liit niya lang. Ito naman yung kusina namin. Magulo na talaga. Nag-evacuate na sila. Yung sala namin. Ayan. At yung kwarto namin maliit. Ayan yung mother ko. Ready na siyang umalis. Papunta sa ate ko. At yan naman yung pinto namin palabas. Yan din yung kalahati ng sala namin palabas papunta sa ano gate. Yung hagdan namin kahoy lang, ganyan lang siya kaliit. Yung bubong namin, ayan yung gate namin na wala pa talaga. At yung mga pusa ko, yan, maa-ice din kayo. At yung pamangking makulit, wala pang chinelas, oh. So ayan, wala CR hanggang kusina. Kaya nakita niya naman na medyo magulo talaga. At hindi lang medyo magulo talaga. At hindi talaga na siya magandang tingnan. Kumbaga. Ayan. Paikot na yan. Papunta dun sa sala namin. O, diba? Yung itsura niya. Ayan. Palabas yan. Papunta dun. Diyan kami naglalabas sa ano na yon. Diyan yung magiging kwarto ko sa taas na yan. Dahil space din yan. Yan yung labas namin. At ito yung aso namin. Yung mga anak kong pusa. Huwag kayong mag-alala at magiging maayos din kayong lahat. Yan. Papunta ng labas. So, ayan yung mga bakal na para sa poste ng gagawin. Kapilip na sila, Kuya Pilip. Yan. Ayan naman yun. So, yan yung bahay namin. Yung gate namin na walang gate. Okay talaga. So, ayun yung mga pusa ko. Mag-iintay sila. Ayun, o. So, let's begin na. Start na tayo. So, first day. Bigyan na ng mga buhangin. Semento. Kahoy para sa slab. Na black plywood at yung mga bakal. So, dito na. Nakabuhos na kaagad. Nakagawa na sila ng biga. At yung ibang biga ay nabuhusan na. For second floor yan. Kasi magpapa second floor kami. So, ayan yung poste. Buhos na rin. Poste ulit. Mabuhos na rin yan. Poste ulit. So, may kusina namin. Buhos na rin. So, day 3, gawa na lahat ang bigat. Paikot. Mabilis ko mga sila, Kuya Pilip. Ayan, paikot na yung bigat. Ayan, bigat. At ang pamangkin kong makulit si Don Pacondo, taga-check daw siya. Oh, ayan na yung bigat. Oh, ayan. Paikot na yan siya. Wala dyan, paikot na yan. Sa mataas na siya. Kasi inabangan na talaga for second floor. So, yung biga na yan ay nakaready yan para mag-slab, para may support. So, day 4, syempre, bili ulit ng mga materials, no? Yan, 500 pieces na kahoy para sa slab. At yung bakal, black plywood. Syempre, hollow blocks. At yes, ready na ulit ang mga tauhan ni Kuya. So, ayan, may ready na yung second floor.
Ayan, si Don Pakondo. Kailangan daw niya tumulong at para mabilis daw. Diba? Sige lang. Kaya mo yan, pamangkin. Day 5. So, ready na for slab na talaga ang second floor. So, ayan ang view sa second floor. Nakatayo na rin yung poste. Ayan. So, ayan o. Mataas na siya. Ready na yung mga bakal. Pati yung black plywood. Ready na mga kahoy para sa slab. So, ayan ang view sa taas for second floor. So, ayan. Ayan, nakita niya na. Yung kahoy na yan ay talagang support yan para sa slab. At dyan ang ano namin. Yung parang magiging main door sa baba. Second floor pa rin. Kasi ang pinapagawa talaga namin is first floor to second floor na talaga. Ayan. Ready na. Ilang araw lang, di ba? Nakabuo na agad sila. Kanyang kabilis gumawa sila, Kuya Pili. Hindi ko na siya ma-imagine. So, ayan. Ayan naman makulit ko si Don Pakondo. Oh, checking ulit. Ano natapos? Sasama-sama siya sa mama niya para makita at anong nangyari? Na-ready na yung bakal doon. Napungusan na yung slab day 6. Ayan. Second floor na yan. At yan nga. Itong bubong na yan na dapat hindi ko napapalitan sa second floor. But day 7, dumating si Bagyong Ulysses nga. So, ayan bubong na yan. Lumipad po yan. Lumipad po yan ni Bagyong Ulysses. So, ayan yung nakita ng kapag yung kinabukasan. Nilipad siya hanggang dyan. At yung mga bubong na iba ko namin bubong umabot siya sa basketball court. Ayan yung galing na yun ng basketball court. Malit. Salamat na lang at walang nadisgrasyang tao. Yan ang inabutan ng kapatid ko. Pinabidyohan ko sa kanya. Second floor na yan mabuti at natuyo na rin ng slab. Bago pa dumating ang bagyong Ulysses. Matibay pa rin ang pagkaka-welding ng bakal dahil hindi pa rin siya nasira at hindi nilipad ng hangin. So, thank you Lord pa rin. At thank you Lord talaga. Dahil walang nadisgrasya ang tao sa paglipad ng bubong namin. Dahil umabot talaga siya hanggang basketball court. So, ayan na nakita niyo. Ayan. So, day 8. Thank you Lord kasi wala nang ulan at bagyo. Tuloy ulit ang gawa. Ito yung space ang magiging hagdan namin. Yung may araw. So, mula dyan sa may pinto namin, pa main door, hanggang dun sa dulo. Second floor, ayan yung space na yan. Ay dyan yung hagdan namin pababa. At paakyat papuntang second floor. Ganun pa din. Ayan na naman si Don Pakondo. Kahit baha daw, susugod siya. Titingnan niya kung ano nangyari sa pinapagawa niyang bahay. At one of my inspiration, ang aking mga pamangkin. Ayan, si Princess. Checking sa mga pamangkin at yung hipag kong mabait. Ayan. Ayan lang. Kapapanganak lang yan. So, sabak agad sa sa suguran. Diba? Makita mo lang mga pamangkin mo eh. Nakakatanggal ng pagod. Cute. Diba? So, kapapanganak lang ng hipag ko. At dyan ako, hipag ko talaga lagi akong monitoring sa hipag ko. Kasi siya ang bumibili ng, siya ang binibigyan ng listahan for materials. Kung ano mga bibilhin. So, ako lagi nagtatanong sa kanya kung ano yung mga pinabili, ano yung mga nilista. At monitoring ako sa kanila dati.
dahil nga yung sa bagyong Ulysses, kung ano yung nangyari, kung okay lang ba sila, kung okay lang yung kalagayan nila sa awa ng Panginoon, okay naman at wala rin na disgrasya dun sa paglipad ng yero namin. So mabilis talagang gumawa sila, Kuya Philip, kasi tingnan mo, ilang araw pa lang makapag-slab na kaagad sila. Kaya sabi ng kapatid ko at hipag ko, mga tira lang daw ng tira si sila kuya. So okay lang din kasi pakyaw naman. Always monitoring ko sa kanila. At yan, yung pamangkin kong Junjun. Oh, si Princess. Mga inspiration, at lalo yung mama ko na nang salit na siya talaga ang number one purpose bakit ko pinagawa na rin yung bahay. At syempre pamilya ko talaga. Ate ko na full support din sa amin, sa akin. Parang panghalos pangalawang nanay ko na rin, namin lahat. Makabait niyan. At yung kuya, bayo ko din na full supporting asawa ng ate ko. Tagakuha ng padala ko. Thank you, kuya. At yung kapatid kong mukhang unggoy na pag walang pasok, siya rin taga-takot pang bili ng, bumili ng materyales. O, di ba kamukha niya? O, di ba? Ngiti pa lang, kamukha na, o. O. At yung pamangkin ko si Jerry, may, share din siya sa akin kasi gusto niya magkaroon ng kwarto. At yung brother ko na yan, ang share niya daw yung mga speakers niya. So, akin na yan, mga kapatid. So, ayun mga ka-survivor, nakita niyo po kung ano yung itsura ng bahay namin, diba? So, okay lang, okay lang. Kahit na gano'ng itsura na islog talaga namin yung bahay namin na yan. So, kailangan lang talaga yung aerogate. Nakita niyo naman day 1 to day 8. Alam, nakita niyo kung ano yung mga differences. So, yung mostly, ang nakikita niyong puro view ay puro taas talaga dahil ang second floor namin ay nagpapagawa talaga kami ng ano, second floor. Pinagawa ko talaga siya ng second floor. Para eto, bahain yung baba, meron pa silang aakitan sa taas. Kaya, so, part 1, so may part 2. So, samahan nyo pa rin kami sa aming part 2 ng journey ng aming pagpapagawa ng aming bahay. Dahil, hindi ko alam kung hanggang kailan siya matatapos. Pero mukhang mabilis lang naman matapos. Yung bahay na yan, nakita niya naman kung sino yung mga kasama ko na mga hipag ko, kapatid ko, bayaw ko. So, one team kami dyan. Hindi lang isa. Kaya, kumbaga, bukod dun sa gumagawa, full team kami lahat. Ganyan namin yung kamahal ng bahay namin na at ganyan namin siya kagusto mapaayos. So, see you on my next episode ng pagpaparenovate ng aming munting tahanan. So, kita-kits po tayo sa part 2. Stay safe, everyone!